Visit noinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe. Bandang araw, meron tayo ditong speaker na Bluetooth speaker. Ito itsura niya. Ang model niya ay Link Beats. Ayan ang itsura niya. Ang problema nito nung dalhin dito ay wala daw power. Titingnan natin, bubuksan natin ito kung bakit wala siyang power para malaman natin kung ano problema niya. Ang ibabaw niya ay ganito. Okay, buksan natin. Ito natin bubuksan. Ito ang pinakang panel board niya para makita natin kung ano ang problema niya. Ayan, natanggal na natin yung panel board sa harapan. Susunod natin buksan ay ito para makuha natin ang battery niya. Kung i-check natin yung battery kung may power siya. Ayan, nabuksan na natin. Ito yung itsura niya nung matanggal natin siya. Ito yung pinakang panel board. Ito yung 18650 battery niya. Tabi na lang natin muna itong pinakang body niya. Sa paggagawa ng Bluetooth speaker, pag walang power, una natin check dito agad ay yung battery supply niya. Kung may karga siya. Basta halos lahat ng speaker sa experience ko, check nyo muna yung battery kung may karga. Ang nare-read ng tester ay 3.75 volts. Meaning, may kuryente yung battery. So, skip na natin yung battery kasi meaning okay yung battery. Sunod natin i-check ay yung power. Yung power switch. Ito yung switch niya. Pinakang connector ng switch. Ito yung sa volume. At ito yung sa switch. Itetest natin ay yung positive na papunta rito. Kung pag sinwitch natin itong switch, niikot natin para iyon, dapat may continuity na kuryente na papasok dito sa coil na to. Nasa ohms tayo, connectivity, na dapat tutunog yung tester na may connection ito papunta doon pag inon natin. Tumulog yung tester at zero. Ibig sabihin okay ang switch. Pinatay natin, dapat hindi wala siyang connectivity. Okay, wala. Meaning, okay ang switch. Yung battery, may kuryente, hindi natin alam kung tama yun kasi dalawang klase ang 18650 na battery. Isang 4.2 volts at isang 3.7 volts. Pero yung na-read natin kanina ay 3.7 volts kung low bat siya. Kung siya ay 4.2 volts, low bat siya kasi 3.7 volts lang siya. Kung siya ay 3.7 volts, okay siya, may karga siya. Dito natin malalaman kasi dito sa battery nito, walang nakasulat kung 3.7 siya o 4.2 volts. Pero check natin kasi pag kinabit natin dito, walang power siya. Sunod natin i-check ay itong charging pin. Mukhang nakuha na natin ang problema. Sinaksak natin itong charging, hindi umiilaw yung indicator niya ng ilaw, yung red, yung LED. Nakasaksak na yung charger gamit ang power supply. Na yan, 5 volts. Pa 5 volts tayo. Yung amperahe niya hindi pumalo, ibig sabihin walang pumapasok na kuryente rito, malamang siraan charging pin. Itong battery nito, low bat, kaya hindi niya kayang paandarin yung panel board na to. Pwedeng 4.2 volts to, itong battery nito. Subukan natin palitan ng charging pin. Okay, ito yung mga charging pin natin. Kukuha tayo ng isa, yung kapares ito na 5 pin na flat side. Okay, kapit natin yan at testing natin mamaya kung magpa-power siya. Ayan, natanggal na natin at papalitan natin to. Okay, naikabit ko na yung charging pin. Okay, test natin kung saksakan natin ang charging pin kung mabubuhay siya. Ayun. Bali, umilaw na yung red niya. Yung charging indicator niya. Tapos, nabuhay din yung panel board. See, kahit walang battery, karamihan talaga sa mga ganito, kahit walang battery, mabubuhay pag sinaksakan mo ng charger. 5 volts, ayan. Pumalo na rin yung amperahe niya. Meaning, may pumapasok na kuryente doon sa charging pin.
Ibig sabihin, kaya ayaw mabuhay nung portable Bluetooth, nung panel board, low bat yung battery. Kahit nariread siya ng tester ng 3.7, low bat siya kasi voltage nito malamang ay 4.2 volts para bumuhay dito sa panel board. Okay? Try natin ikabit ang battery. Ayan, nakakabit na yung battery. Bali ang palo ng amperahe ay mas tumaas. Nasa standard 0.5 ampere na. Ayan, 5 volts. Okay, nakakabit na lahat. Kinabit na natin lahat yung mga wire. Yung battery, speaker, at saka yung sa ilaw. Ayan siya. Ayan, nakita nyo, may ilaw na yung charging indicator niya. Try natin i-power kung may power na. Ayan. Sabihin, low bat yung battery niya. Kaya hindi siya nabubuhay kahit may karga. Ayan na siya. Ito yung unit. Yun, ganun lang. Salamat sa panonood at sana may nakuha kayong idea o reference sa paggagawa ng isang Bluetooth karaoke speaker na walang power. You can learn what you wanted to see.